Hey, are you okay? Guys, ito yung ating room. Ayan, oh. Napakaganda. Ako lang po mag-isa dito. Guys, ako lang mag-isa dito. Siyempre, wala tayong magawa, oh. Sayang sana nagsama ako. Tamang-tama ito para sa apat na miyembro ng pamilya. Ako, yung misis ko, tsaka yung dalawa kong anak, magkasama doon. Tapos kaming dalawa dito ng misis ko. Yan. Meron pang TV. Tapos, hindi ko alam kung paano bubuksan, pero parang nakalock pero sira na yung lock niya. Yan. At least hindi nabubuksan. Okay. So yan po yung tanawin sa labas. Tagusan po yan doon sa may ano, papuntang swimming pool. Okay. Bawal pong manigarilyo dito kasi may smoke detector. Tapos isa sa mga importanteng nakalagay dito, yung house rules, tapos sa friendly reminder, tapos yung mga emergency hotline, gayon din ng emergency procedure pagka nagkaroon ng in case of fire, gayon din ng earthquake, gayon din ng halimbawa naka-check-in tayo, inabot ng bagyo. So, ito yung mga dapat gawin. Tapos, yung evacuation plan. So, yan. Importante yan sa mga, ano, kahit sa mga hotel, saka mga transient. Yan. So, napakagandang tulugan yan. So, gagawin ko dyan, mula alas 8 hanggang alas 12 ng hating gabi, dito ako tutulog. Tapos lilipat naman ako dito alas 12 hanggang alas 5 ng madaling araw para at least ma-maximize ko yung dalawang kama. Mag-isa lang po ako dito. So, ang kaiba lang po nito, wala po siyang CR sa loob. Pero meron naman exclusive siya para sa room number 5. And ang room number 5 po yung ating room. Ayan. Okay. So ito yung ating CR. Tapos ang susi nito nasa akin, binigay na kanina eh. Nasa na nga ba? So ito yung susi ng kwartong ito. Room number 5 at saka susi nitong CR exclusive para sa room number 5. So, yan. Mag-isa lang tayo dito. Mami, sunod ka. Mami Seb. Kahit tigisa tayo ng kama, oh. Tatabi na lang ako sa iyo pagkatulog na tulog ka na.